Ang pag-ibig nga daw walang pinipiling lahi, itsura, panahon at sitwasyon. Ganyan ang pinatunayan ng nakilala naming si Nick. Sa ngayon ay fiancé niya na si Victoria, na isang buwang nakaratay at comatose, walang malay dahil sa sakit na lupus. Pero isang sorpresa ang natanggap ng dalaga nung siya'y nagising mula sa pagkaratay ng matagal. Ngayong Valentine's Day, sabay-sabay tayong ma-inspire at kiligin sa kwento ng pag-ibig na hindi mapigilan at paglaban sa buhay. Alamin natin ang Victoria's Secret. Bang ipaglaban ng isang tao kahit wala kang kasiguraduhan kung hanggang dulo ay magiging kayo? Ito ang pinatunayan ng pagmamahalan ni Victoria at Nick, na ang pag-ibig, harangan man ang langit at lupa, batuhin man ang mga pagsubok at kahit nakamamatay pang sakit ang pumagitna, masunod lamang ito, lahat ay hahamakin. Buhol si Victoria. 15 anyos pa lang siya nang sila'y mag-migrate ang kanyang pamilya sa Illinois sa Amerika. Masigla, normal, at puno ng pananabik ang mga unang taon ni Victoria sa Illinois. Namuhay siya ng isang tipikal na teenager. Pero, taong 2016, nang ma-diagnose si Victoria sa sakit na lupus o isang autoimmune disease na maaaring makaapekto sa iyong internal organs tulad ng kidney at puso. Pero sadyang matapang si Victoria at hindi nagpatalo sa sakit. Ipinagpatuloy niya ang buhay niya sa Amerika. Hanggang isang araw ay dinalaw niya ang kanyang mga kaibigan sa San Francisco. Hindi inakala ni Victoria na ang gabing dapat ay masayang bonding lang nilang magkakaibigan, ay hahantong sa mga gabi-gabing tawanan at pag-iibigan. Dito niya kasi nakilala ang lalaki na nagpatibok sa kanyang puso, si Nick. Never met anyone like Victoria before. You know, she was so lively and full of energy, you know, around her friends. I just loved being there with her from the very first meeting. Yes, it was, you know, just a magical evening. Parang dalawang magnet na hindi mapaghiwalay ang dalawa. We really didn't talk much at the outset. We just started dancing. Dahil kinabukasan, matapos ang magical night nila, ay napagdesisyonan nilang kumain para mas makilala ang isa't isa. Mula dito ay nagtuloy-tuloy na ang komunikasyon ng dalawa. Pero dahil dalagang Pilipina si Victoria, kinailangan manligaw talaga ni Nick. I was very open with Nick kung ano yung gusto ko, because I grew up in the Philippines, and with, you know, Filipino culture, it was very important to me na he courted me in a very traditional Filipino way. Ipinakilala nilang isa't isa sa kani-kanilang pamilya. Nick's parents are very supportive and very welcoming. And ever since, they're very sweet and they accepted us from the very start, and I'm so happy about that. Every time I visit the house, you know, her mom has the amazing Filipino spaghetti ready for me. It's my favorite. At matapos ang ilang buwang pagliligawan, nasungkit na rin ni Nick ang matamis na oo ni Victoria. I told him, you know, like, if you really want to make it official, you have to ask me in person, which he actually did. So I was really happy. Long distance relationship ang naging setup ni Victoria at Nick sa unang taon ng kanilang love story. Pero dahil nga sa sila'y in love, hindi nila ininda ang layo ng distansya nila sa isa't isa.
at ang unang-unang sinabi pa nga ni Victoria kay Nick ay ang kanyang kondisyon na siya ay may sakit na lupus. Hindi naman ito alintana ng binata. Para sa kanya kasi, nahanap na niya kay Victoria ang pagkukulang sa loob ng kanyang puso. Pero hindi pala ang distansya o ang pagkakaroon ng magkaibang kultura ng dalawa ang magiging tunay na pagsubok sa relasyon. 2019, na-diagnose sa sakit na Stevens-Johnson syndrome si Victoria, kung saan maski ang kanyang pisikal na anyo ay nabago ng sakit. I thought I was just stressed from, you know, like school and work. But then, it wasn't going away, and then I had joint pains. And then yung masakit din yung dibdib ko. So we decided na I get checked out. It actually took a couple of doctors to properly diagnose me. I felt like some things in life I couldn't do because of my diagnosis. Ang dating puno ng buhay na si Victoria, unti-unti nang nilamo ng kanyang sakit, nangayayat ng husto, ni hindi siya makatayo ng walang suporta. Nagbago ang dating maladyosang kagandahan ng dalaga. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalong nanghihina ang katawan ni Victoria. Umabot pa sa punto na kinailangan siyang kalbuhin dahil sa paglalagas ng kanyang buhok. Pero kung anong panghihina ng katawan ni Victoria dala ng kanyang sakit, ay siya namang lalong pagtindi ng pagmamahal, tinik para sa kanya. Hindi ito umalis sa kanyang tabi at kasama ng pamilya ni Victoria, si Nick mismo ang nag-alaga sa kanya. Like he was there with my mom taking care of me. Salitan sila ni mama. Like he would be taking care of me in the evening and then si mama ko in the morning. Every single day. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Victoria. At noong June 2019, sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa lupus at komplikasyon ng Stevens-Johnson syndrome, na comatose ang dalaga. Magigising pa ba si Victoria? Papaano na relasyon nila ni Nick kung nakaratay na lang siya sa kama at walang malay habang buhay? This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. 2019, nang ma-comatose si Victoria, kinailangang kabitan ng kung ano-anong aparato ang dalaga para masuportahan lang ang kanyang buhay at katawan. Dito napatunayan ng boyfriend na si Nick na hindi itsura o kondisyon ng isang tao makikita ang tunay na depenisyon ng tunay na pagmamahal. Hindi siya sumuko. Ipinaglaban niya ang kanyang nararamdaman para kay Victoria. At sa loob ng isang buwang pagtulog ni Victoria na nakakomatose, masugid na naghintay ang binata sa kanyang tabi. Umaasa na muling magigising ang taong kanyang pinakamamahal. It was so strange because I never really thought about it or really made a decision to do this or that. She was there going through so much pain and suffering. I couldn't leave or go anywhere. I just had to be in that room with her. A lot of times where I felt like giving up in general. You know, my journey with lupus and with Stevens-Johnson syndrome was not easy, but I think it was my support system. It was my support system that kept me going. They made me feel that I am loved and needed by a lot of people, and that's what really encouraged me. You have to keep fighting for your loved ones. At hindi binigo si Nick ng kanyang pag-ibig kay Victoria. Matapos ang isang buwan ng pagiging comatose, muling nagising, dumilat ang mga mata ng dalaga.
at sa pagbukas ng kanyang paningin, bagong yugto ng kanyang buhay pag-ibig ang kinaharap na niya. Si Nick nag-propose na kay Victoria. At kahit hindi pa makapagsalita noon si Victoria, ay tumango siya para maibigay lang ang kanyang matamis na oo. Values and his standards and morals are the same as mine. And I said yes because I know that I'm with a good man. And even if I was in that hospital bed, I've been thinking about it the months before, and he's the one. And the fact that he came back to Illinois to take care of me every single day, he left his old life in California just to be with me. Para sa dalawa, walang kahit na ano ang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Through thick and thin, in sickness and in health, hanggang kamatayan ay hindi nila isusuko ang pag-ibig na kanilang nararamdaman. Sa kasalukuyan ay tuloy pa rin ang pagpapalakas ni Victoria. Siyempre, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mag-fiancé sa kanilang kasal na mangyayari sa darating na August. Excited na ang dalawa. Victoria, I will love you forever and ever, as long as we both live. And I can't wait to spend our lives together, see the world together, to join our families, and to just explore, what this world has to offer. Nick, I love you so much, and I cannot wait to be your wife and make the most out of our lives and build a family with you. So, love you. Ang pagmamahal ay para sa matatapang. Walang lugar ang pagiging takot o duwag pagdating sa pag-ibig. Tulad ni Nick at Victoria, ngayong buwan ng mga puso, huwag kang matakot sumugal. Take that risk. Shoot your shot. Dahil worth it ang tunay na pag-ibig. It will always be worth the fight, worth the pain, and worth the sacrifice. Yan ay kung tunay ang pag-iibigan. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pinikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.